Hi and welcome back to the DE problems playlist where we solve differential equation problems. And sa series nga ng video natin, we are solving our midterm exam. Problem 8 ng midterm exam natin is xy plus y squared minus x squared y prime equals 0. So let's try to find a solution. Or the solution for problem 8. So, listahan natin, unahin natin kung homogeneous siya. Okay, homogeneous muna. Kung homogeneous siya, dapat each term has pare-parehas ang degree. XY, degree niya ay 2. Y squared, 2. X squared, 2. Pare-parehas ang degree nila. Kahit itest pa natin yan na maglagay tayo ng lambda for every variable X and Y at mafa-factor out natin yung lambda. And now, and obviously, homogeneous nga ito. So, solve natin using homogeneous. Paano ba siya masolve using homogeneous? Okay. Homogeneous is a substitution method, di ba? Sa homogeneous, ang gagawin natin is we let y over x be equal to v. Yan yung magiging substitution natin. And then, of course, yung kanyang mga derivative. So, we let y over x equals v. And because meron tayong y prime, gusto rin natin masolve yung y prime. So, from this substitution na y over x equals v, plus multiply lang natin yung x, y is vx. We derive with respect to x para makuha natin yung y prime, and then yung right side na vx is derivative of a product, that is v times the derivative of x with respect to x is 1, so hindi ko na isusulat, plus x times the derivative of v with respect to x is v prime. So ito yung mga substitutions na gagamitin natin. Okay, so lahat ng y and y prime na nakikita natin dito ay gagawin nating vx at saka v plus x v prime respectively. Para mas mapadali, actually, pwede nyo rin gamitin ito, y over x equals v na substitution. So, ang gusto ko, okay, itong magiging diskarte natin dyan, ilipat ko si negative x squared y prime sa kabila. Yan. And then, magde-divide ako ng x squared on both sides. So, bakit nyo ginagawa yan? Kapag nag-divide ako ng x squared both sides, pansinin nyo, yung left side natin magiging y over x. Kapag pinaghiwalay ko ng x squared, tapos magkakaroon tayo ng y squared over x squared, which can be written as y over x squared equals, of course, sa right side, cancel na yung x squared over x squared na yun. As you can see, mas madali na natin marire-write siya. Kasi yung y over x is v plus v squared equals, yung y prime, syempre papalitan natin ng v plus x v prime. We have v's on both sides. Makakancel yon. And what we are left with is v squared equals xv prime. So, kasi mas madali. Kasi minsan, yung kasanayan ng mga estudyante is, ito pa rin ang gagamitin. Yan, itong dalawa lang. So, what they tend to do is, ito, tawag dito, as is, yan yung number 8. Tapos, papalitan nila lahat ng y. Gagawin nilang vx plus vx squared minus x squared. Tapos, imamultiply nila sa y prime na v plus xv prime. So, medyo ano ito. Ewan ko kung it works for you. Pero para sa akin, parang mas mahaba siya. Kasi magdi-distribute ka pa, lalo na ito. Tapos, titingin ka nang makakancel out. Minsan, nakakalito yan. Lalo na pag sinisimplify natin. So, sa akin,
ang diskarte ko, kung kaya kong mapalabas yung y over x, kagaya niyan, kasi magiging v na lang siya, mas napapadali ako. Kaya ganun yung ginawa ko. Sinasama ko si y over x as an option doon sa substitution. Kasi galing, isa lang naman ang ibig sabihin yung dalawang yan. Yan. Yung y over x equals v at y equals vx. Okay. Anyways, after masubstitute natin yung mga values ng y and y prime na yan, of course, kung homogeneous talaga yan, ang magiging ending yan is kung wala na tayong y na natira after the substitution, si parable equation na yung matitira dyan. Okay? Which is very obvious naman kasi if pinalitan natin yung v prime dito sa v squared equals x v prime ng dv over dx kasi we derive with respect to x, diba? Pwede natin i-separate yung mga variables. So, cross-multiply natin yung dx, akyat siya dun sa left side, pero yung x na nasa right side ay bababa. And then, yung v squared naman, ayan, sa left side, bababa. Si dv, mareretain sa itaas. Okay. I-flip ko lang sila dahil again, na-OC ako. Kaya, ganyan. Wala naman akong binago. By that, I can now integrate. Very obvious si dv over v squared. Parang si problem number 7 lang yan. I think, yes. Power lang yan. So, we have negative v raised to negative 1. And then equals, yung integral ng dx is ln of x plus, of course, yung c. And now, yung given differential equation is in terms of y and x. So, dapat ibalik natin yung substitutions na ginawa natin. Yung v is y over x. Okay, but before that pala, tanggalin ko na yung negative sign. So, gagawin ko na lang siyang negative ln of x. Again, yung plus c, kahit multiply ng negative sign, kakainin niya lang yon. And then, babaliktarin ko na lang din sila para hindi na awkward na nauuna yung negative sign. Sorry na, negative sign. Yan. After that, okay, pwede ko nang inverse actually para maging v lang siya. So, i-reciprocate ko yung left side and of course, yung right side, mare-reciprocate din. And I will have c minus ln of x. 1 over c minus ln of x. Okay? That's the time na pwede na natin ibalik si v. Ang value niya is y over x. Ayan. Balik na natin yung, sorry, yung y ang ibalik natin. At palitan na natin ulit si v. And then solving for y, cross-multiply nyo na lang yung nasa denominator niya na x. So we have, yan. Pagdating sa kabila, nasa numerator na siya. And that is now our final answer in explicit form. So that's it for problem number 8, which is a homogeneous equation. Actually, pwede rin natin isolve si problem number 8 using Bernoulli. Okay. Just to show you an option na okay. Although, again, ulitin ko kagaya ng sinabi ko sa previous video sa problem 7, kung ano yung unang naisip mo at na-prove mo na pwede mong gamitin sa differential equation, mag-stick ka na lang doon para hindi sayang yung oras. Okay? Pero kung hindi mo siya ma-solve, again, maghanap ka ng ibang problem. But, I mean, method. But, for the sake of this lecture in this video, I will show you another alternate solution for problem number 8. So, sa next slide, kukopihin ko lang siya. The equation is xy plus y squared minus x squared y prime. So, paano niyo nasabi na meron pang other solution? Okay. Given na homogeneous na siya, diba? Ano pang pwede? Separable? Hindi pwede kasi wala tayong x dito na pwedeng i-factor out. Okay? Linear. Kung linear siya, dapat we have y prime
plus some function of x, y, and then some function of qx alone. Or x alone. So, I think pwede ito. Kasi meron tayong y prime. At meron tayong term na y lang ang kasama. At ang kasama niya pa ay x. So, try natin kung pwede. I-rearrange lang natin si x squared. Unahin lang natin si negative x squared y prime. Kasi ipapattern natin sa standard linear form. Then, nandito si xy. Tapos, yung y squared, hindi naman natin kailangan sa left side. So, ilipat na lang natin. Magiging y, negative y squared. Ayaw natin na may kasama si y prime. So, divide natin kung ano man yung kasama niya. Mag-divide tayo ng negative x squared. So, what we get is y prime minus 1 over x multiplied by y. I will write it this way para nakaseparate yung y, para nakapattern siya dito. And then, we have negative on both sides, makakancel yun, y squared over x squared. Oops! Okay, hindi siya alin. Hindi siya linear. Hindi siya first order linear differential equation. Kasi yung right side natin is not a function of x alone. Diba? Okay na tayo sa left side eh. Merong y prime, merong y term, at nakamultiply sa kanya is a function of x alone. Yun nga lang, yung q of x, ano ang nakamultiply? Ano ang nasa right side natin? Meron tayong y squared. But luckily, meron tayong ganyang klase ng equation, diba? So, kung hindi siya first order linear differential equation of all day, malamang isa siyang yung kamukhang-kamukha niya, yung Bernoulli. Kapag meron tayong power of y, which is dun sa right side, or y raised to n na nakamultiply sa q of x, where n is not equal to 0 and zero lang. Oh, 0 and 1. Pag 0 kasi, pag yung n natin ay 0, folded siya. Pag yung n natin ay 1, ay yung n natin ay 1, separable siya. So, for n not equal to 0 and 1. Anyways, yan yun. So, i-rewrite ko lang siya. Yung y squared over x squared, i-rewrite natin as x raised to negative 2 y squared. Ganyan na lang. Para makita nyo na ito yung q of x, tapos meron tayong power of y. So, C, this is A. Turahin ko na itong all day kasi isa siyang Bernoulli. So, sa Bernoulli, okay, magsasubstitute tayo, diba? Substitution method. So, nakadepende, nawala yung x, sorry. Nakadepende sa power ni n, yung substitution natin. But basically, okay, you may use any letter you want, pero para sa akin, v na lang ulit. So, v equals y raised to 1 minus n, yung gagamitin nating substitution. Okay? Which is, v equals, yung n natin is yung power ni y na katabi nung na nasa right side. So, since 1 minus 2, we have y raised to negative 1. So, ang substitution na gagamitin natin is v equals y raised to negative 1. Papalitan lang natin lahat ng y in terms of v. Pero yung v equals y raised to negative 1 natin, yung y is negative ang exponent. So, inverse natin siya. Pag in-inverse natin yan, yung y natin will be equal to v raised to negative 1 or 1 all over v. Okay? Bukod dun kay y, papalitan din natin yung kanyang derivative. So, dito ko na lang isulat. Y equals v raised to negative 1 or 1 over v. Pag dinerive natin si y, we have y prime equals derivative in terms of x pa rin tayo. So, y prime, ang derivative ng v raised to negative 1 is negative 1
V raised to power rule lang. So, negative V raised to negative squared. Nag-derive tayo ng V with respect to X. Magdagdag tayo ng V prime. Implicit differentiation. So, yan yung mga substitution na gagamitin natin. So, going back to sa equation natin na nakalinear, we have Y minus 1 over X times Y equals X, X raised to negative 2, Y raised to negative 2. Palitan natin lahat ng Y at Y prime. Yung Y prime natin is negative V, V raised to negative 2, V prime minus 1 over X multiplied by, yung Y natin is V raised to negative 1 equals X raised to negative 2 multiplied by Y raised to negative 2. Kung ang Y natin is V raised to negative 1, ang Y raised to negative 2 is of course V squared. Okay, I have an error there. Hindi pala negative 2 yung exponent ni y raised to negative 2. Positive siya. So, kung positive y squared yon, y squared, yung v natin would be v equals negative 2. V raised to negative 2. Yan. Remember dito, y equals v raised to negative 1. So, pag in-square natin si y, may square din yung both sides, raised of exponent. Yan. Okay. Then, I'll do some simplifications here. We can divide or multiply negative v squared on both sides. Okay. By doing so, itong first term natin, magiging v prime na lang siya. While the second term is negative times negative, positive. Tapos, 1 over x. Since meron tayong v raised to negative 1, minultiply natin ng v squared. Mag-a-add yung exponent nila, may matitirang isa. So, v. Dun sa left side naman natin, magka-cancel out lang si v raised to negative 2 at negative v squared. So, we will have x raised to negative x raised to negative 2. So, yung resulting differential equation after natin gawin yung substitution, okay, we hope na maging linear siya. And of course, kung tatandaan nyo yung linear, hindi nga lang y yung gamit natin. So, this is linear in v. Ayan. Obviously, this is linear in v. So, fold din na yung resulting DE. And kapag naging fold din na siya, naka-standard na yan, isolve na natin yung integrating factor na kailangan. Diba, integrate lang natin yung p of x, which is 1 over x, and we have e raised to ln of x, which is just x. We multiply that on both sides of our linear equation. Then, the left side will now become the exact differential of the integrating factor x, and then yung dependent variable na v. On the left side, simplify lang natin, negative x raised to negative 2, and times x is negative x raised to negative 1. Then, idagdag natin yung dx para ma-integrate na natin sila. So, we have xv equals the integral ng x raised to negative 1 is ln of x. Yung negative sign, factor out mo na. So, negative ln of x plus c. Okay? Pwede nating, dito na lang, pwede nating baliktarin para mauna yung c muna. Ayan. C minus ln of x. Tapos, pwede na nating ibalik yung v. Yung v is y prime. X times y raised to negative 1 pala. Sorry, hindi y prime. V is equal to y raised to negative 1.
Ayan. Yung x ng katabi niya, i-divide na natin sa both sides. So, we will have y raised to negative 1 equals c minus ln of x over x. Then, i-inverse na lang natin or reciprocate both sides para makuha na natin yung y, which is equal to x all over c minus ln of x, which is obviously yun din yung sagot natin kanina sa homogeneous. So I think medyo mas mahaba itong Bernoulli. So swerte nyo kung una nyong na-prove na homogeneous siya. Kaya nga ang suggestion ko lagi, ang practice ko, tinitingnan ko muna kung homogeneous siya o hindi. Kasi yun yung pinakamadali na, yun yung pinakamadaling i-determine. Okay. Kesa dito sa Bernoulli, yung Bernoulli kasi medyo mahaba. Para siyang two steps. No, magsasubstitution ka, and after mo magsubstitution, the resulting, hoping, is maging linear na siya. Sometimes, magdadalawang ano ka pa eh, may mga problem na dalawang Bernoulli pa eh. After mong mag-substitution dun sa Bernoulli, yung resulting is still a Bernoulli, magsa-substitution ka ulit, and then saka pa lang siya magiging linear, and then dalawang beses kang magba-back substitution or magpapalit. So, medyo mahaba tong Bernoulli. Kaya, between the two, mas prefer ko ang homogeneous. Okay, the disadvantage nga lang ng homogeneous is medyo freestyle siya, kagaya ng separable equation. Okay, nasa inyo yan. Parang algebra siya na pagalingan mag-simplify, mag-factor out, mag-divide, mag-cross-multiply. Okay, si Bernoulli, medyo meron siyang step-by-step na susundan. Magsa-substitution ka muna, and then the resulting is linear. And again, yung solving ng fold, meron ulit tayong step-by-step. So, methodical siya. Yun nga, yun lang yung advantage ng Bernoulli over homogeneous. Pero overall, mas prefer ko ang dito for this problem, homogeneous. But again, whatever works for you, ang mahalaga, makuha natin yung tamang sagot. So, that is all for problem 8. Again, thank you for watching. And I hope meron tayong natutunan dito sa video na ito. Stay tuned for the other videos.